Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po ito si Seth. Bago ang lahat mga kagiliw, nako ito na. Alam ko na mayroon sa inyo na nagre-request na magkaroon ulit ng merch ang ating channel at page. Kaya ito na nga mga kagiliw, may nirelease tayong mug. So sa mga mahilig magkape, magtsaa, o kahit ano, tubig, diba? Napakaganda ng mug na ito na mayroon mga iba't ibang disenyo ng page at channel natin. Sobrang tibay pa. Ceramic coating talaga ito, maganda. Kung makikita nyo sa video, naka-autoplay siya. Nagpapalit-palit siya ng iba't ibang design. Anim po yung design na pagpipilian, depende sa gusto nyo. Pwede nyo rin pong bilhin yung lahat kung meron tayong budget. Nox, 15 ounces yung laki ng mug. Sa mga merong mug dyan na may 15 ounces na laki, alam nyo kung gaano kalaki yan. Siguro, baka dalawang timplan ng kape yan. Malaki talaga siya. And sa delivery, para make sure tayo na safe ang delivery, meron siyang kasamang free na box kapag mag-avail kayo. So pagdating sa inyo, nakabox siya. Safe na safe. Ini-insure po namin at ng creator natin ng mga merch natin na mapapadala natin ng maayos at safe sa inyo. So may free box po siya. At syempre mga kagiliw, pipigain natin yung presyo dahil gusto nating maabot ng lahat hanggat posible yung presyo nun. Naglagay ako ng discount code. May nakalagay dyan. Pag nag-message tayo ng order sa page na pagsisendan or pag-o-orderan natin, i-type lang po natin ang THELMO111. Code yon. Matik, kapag na-type nyo yung code na yun, meron tayong 111 pesos discount. Kaagad-agad po yon. Lahat ng order. Every order nyo per mug, 111 pesos discount po yon kaagad. Okay? So, sobrang malaking tipid po siya. Saan nga ba order, Sir Seth? So, ilalagay ko sa description or sa comment section yung mga link at email kung saan kayo pwedeng makapag-message. Okay? Bali kahit saan doon, Facebook page, sa Instagram or sa email. Kapag nag-message kayo, kasama nyo na yung code natin tsaka yung product name. Ulitin ko, yung product name ay nakalagay o naka-flash dyan sa screen natin. Depende sa disenyo na gusto nyo, okay? Or kung marami kayong design na bibilin o kung ilang piraso, type nyo lang. Siyempre, bukod pa doon, meron po akong signature or autograph sa bawat ina-avail nyo na product. Para kunwari, sikat tayo. De, joke lang. At siyempre, ito pa. Kung titingnan nyo yung screen or yung naka-flash, may magandang sticker dyan. Di ba, napapansin nyo? Sa maker natin ng mug, kapag nag-like at nag-follow kayo sa Facebook page at Instagram ng Hirasol Creation, kahit alin doon, which is nga yung maker natin ng merch, matik ay magkakaroon kayo ng free one sticker sa bawat mug na ma-avail nyo. So kung ilang mug yung ma-avail nyo, ganun din yung dami ng free sticker natin, okay? Basta naka-like at naka-follow kayo sa Hirasol Creation page at sa official Instagram ng Hirasol Creation na ilalagay ko sa comment section at description. Okay? Matik, may free sticker kayo per mug. Lastly, by batch po ang orders, kaya paunahan na lamang sa pila. So basically, kung sino ang unang magko-confirm ng order nila, sila yung ipaprioritize. Ayun lang, maraming salamat. Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Julio. Nakatira ako sa isang tahimik at matiwasay na bayan sa Cebu nga, Cebu. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong kababalagan. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabig dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Dahil dito, naisip kong ibahagi na lamang din sa inyo itong nalalaman kong kwento noong ako'y binatilyo pa lamang. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Mang Pedro. May asawa at tatlong anak na ito. Si Mang Pedro ay mapagbiro,
masayahin pero maharot lalo na sa mga tao. Kahit ultimong binabae, basta nakasaya ay pinapatos na. Kilala siyang mapaglaro sa babae, Sir Seth. Hindi sa pagmamayabang pero si Mang Pedro talaga ang sinasabi kong habulin sa babae. Marami siyang kalandian sa daan na kung minsan ay kinaiinggitan na rin siya ng mga kapitbahay naming kapwa lalaki. Halos lahat ng ginang, dalaga at byuda o mga matrona sa aming lugar, nahuhumaling sa kanya. Nakakatawa mang ikwento pero sa kabila ng narating niya sa buhay, hindi siya nauubusan ng babae. Sa kabila ng kanyang pagiging may edad, matikas pa rin ang pangangatawan ni Mang Pedro. May itsura ito at higit sa lahat, mapera. Isa ang kanilang pamilya sa mga taong kinikilala sa aming lugar. Ang kanyang mga magulang ay malapit sa mga posisyon sa batas noong araw at nadala pa nila ito magpa hanggang ngayon. May malaking tindahan ng kanyang misis na si Aling Sonia. Ang anak naman nitong panganay ay nagtatrabaho bilang guru sa isang pampublikong eskwelahan sa Kabisera. Sa totoo lang, kung ako ang nasa lugar ni Mang Pedro, wala na akong hihilingin pa. Hindi ko lang lubos na maintindihan kung bakit sa kabila ng kagandahan ng buhay na tinatamasa nila, ay hindi siya makontento. At sa halip ay naghangad pa na makasalanang gawaing labis niyang pagsisisiyan. Taong 2006 nang mangyari ang mapait niyang karanasan. Kasal sila ng kanyang asawang si Aling Sonia na isang kilalang anak mayaman noong mga panahon na yon. Ayon sa aking mga magulang, kilala nila ang pamilya na pinagmulan ng dalawa. Si Mang Pedro ay nagmula din sa hindi man mayaman pero kayang makipagsabayan kina Aling Sonia. Ang kanyang mga magulang ay kilalang politiko noong kapanahunan nila. Matalik na magkaibigan ng mga magulang nila Mang Pedro at Aling Sonia. Halos hindi naghihiwalay ang kanilang mga magulang noong bata pa lamang ang mga ito. Dahil sa pangarap nilang hindi magkahiwalay, gumawa sila ng isang bagay na ikinatitiyak nilang magpapatuloy sa koneksyon ng kani-kaniyang pamilya sa pagdaan ng panahon. Kahit wala pa sila sa tamang edad, ipinagkasundo silang dalawa. Nakatakdang ikasalang dalawa pagdating ng panahon kaya naman nang sumapit nga sila sa tamang edad, ay walang nagawa ang dalawa kundi umayon sa gusto ng kanilang mga magulang. Kahit pa magkaibigan sila, ay hindi naman ibig sabihin ay pwede na silang magkagustuhan, diba? May kanya-kanya silang pangarap at pakiramdam ng dalawa ay nawasak ang mga ito dahil lamang sa pangarap ng mga magulang nila na huwag maghihiwalay. Hindi nila maiwasang maalarma sa nasabing selebrasyon. Ni hindi man lamang sila nagkita simula pagkabata kaya gay na lang ang nadarama nila. Halo-halo ang emosyon nang naglakad silang dalawa papunta sa altar bilang pagtupad sa kasunduang yon. Hilam sa luha ang mga mata ni Aling Sonia. Samantalang wasak naman ang puso ni Mang Pedro. Tila ba tinanggalan sila ng kalayaan na makontrol ang kanilang sarili dahil sa ginawa ng kanilang mga pamilya. Hindi nila mahal ang isa't isa at nakakalungkot lang isipin na habang tumatagal ay hindi sila nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Bago ikasal ang dalawa, ay may mga kanya-kanyang kasintahan sila na siyang tunay nilang minamahal. Pareho silang may kasintahan. Hindi man lang sila personal na nakapagpaalam sa mga ito. Kaya ganun na lang karami ang bumahang luha sa kanilang kasal ng araw na yon. Kahit papano, naikalma din naman nila ang kanilang mga sarili at pilit na hinarap ang panibagong buhay para sa kanilang dalawa. Yun nga lang, minsan ay naaalala nila ang kanilang nawasak na kalayaan. Madalas silang galit, mainitin ang ulo at nagwawala. Nagpupunta pa si Aling Sonia sa aming bahay para magsumbong sa nanay ko.
Matalik kasi silang magkaibigan at nagsasabihan ng mga bagay-bagay noong dalaga pa lamang sila. Hindi yun nawala kahit pa pareho na silang may mga pamilya. Alam ni nanay kung sino talaga ang mahal ni Aling Sonia, pero dahil sa respeto, pinili niyang sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Wala naman siya magagawa. Nung kapanahunan nila, sumuway lamang ang anak ng konti sa gusto ng mga magulang, ay itatalaga ng suwail at iskandaloso. Ikakalat pa ito sa buong baryo, kaya ang mangyayari ay iiwasan sila ng lahat ng tao. Kaya bago pa man mangyari, na tinataganan ni Aling Sonia ang kanyang sarili at hinarap ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Kalaunan, nalaman na lamang ni nanay na nagbubuntis na si Aling Sonia. Sa katunayan niyan ay kinakapatid ko daw ang panganay na anak ni Aling Sonia, dahil siya ang ninang ng anak nito. Sunod-sunod ito at hindi naglalayo ang mga edad. Dalawa ang babae, isa ang lalaki. Matuling lumipas ang panahon at lumaki nga ang mga bata kagaya ko. Madalas kaming naglalaro sa aming bakuran, lalo na kapag abala si Aling Sonia sa kanyang negosyo. Kahit may anak sila ni Mang Pedro, hindi ibig sabihin nun ay mahal na siya ng lalaki. Minsan, nakikita ni Mama si Mang Pedro sa bayan na may kinakatagpong babae at halos hirap na sa pag-uwi. Gustuin mang isumbong ng aking ina ang lalaki sa kanyang misis ay naging tahimik na lamang si Mama. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa at baka sa kanya pa ibunto ng sisi kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Huli na nang malaman ni Mama na si Aling Sonia din mismo ay nakakita ng kalokohan ng kanyang asawa. Kung gaano kasaya si Mang Pedro sa pakikipagkita niya sa kanyang babae, ay siya namang ikinahihinagpis ng kanyang misis. Niwala na itong nadaramang kasiyahan sa buhay. Gayunpaman ay hindi nagpa-apekto si Aling Sonia ng todo. Kahit na alam niyang harap-harapan siyang pinapasakita ni Mang Pedro, ay tinatanggap niya ng buo dahil bilang asawa, itinalaga niya ang kanyang sarili na magkaroon ng maayos na pamilya. Nang magbinata at magdalagita na ang mga anak ni na Aling Sonia, ay naisip niyang libangin ang sarili para naman mapawi kahit papano ang kalungkutan ng buhay niya. Inaabala niya ang sarili sa pamimili ng magagandang damit, nagpapaparlor, hanggang sa isang araw ay naagaw ang kanyang pansin ng isang stall sa mall na nag-aalok ng pagbasa ng palad ng tao. Nang makita ito ni Aling Sonia, naisip niyang pumasok para malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya minamalas nun. Noong mga panahong yon, halos hindi na siya pinapansin ni Mang Pedro. Palagi na lamang siyang dinadaan-daanan at binabastos sa harapan ng kanyang mga anak. May mga panahong kapag nagtatalo sila, ay ang mga anak pa mismo ang umaawat sa kanila dahil nahihiya na ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsisigawan at naririnig bawat katagang pinagtatalunan nilang dalawa. Idinadaan na lamang niya minsan sa pag-iyak ang lahat ng bagay na ikinalulungkot niya. Kaya naman nang makita niya ang nasabing manghuhula at nagpakilala sa pangalang Madam Trinidad, ay kaagad siyang nagpahula at pinabasa ang kanyang palad. Dito na nagsimulang magpabalik-balik sa manghuhula si Aling Sonia. Nagiging weirdo na siya at bilang na bilang ang mga kilos niya. Halos hirap ang lahat na intindihan siya dahil palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Hindi na rin siya gaanong kumakain at palagi na lamang nakahiga sa kama habang kinakausap ang sarili. Simula nang malaman ni Aling Sonia na may babaeng ibinahay na ang kanyang mister, ay bumukod na siya ng silid. Ayaw na ayaw niyang may nakikialam sa kanyang mga kagamitan na ayon kay Ate Edna, ang kanyang bunsong anak, ay napasok niya nang hindi nito nalalaman ang inuukupang silid at nakita ang mga bagay na hindi niya inaasahang nakatago doon. May mga malalaki at makakapal na libro,
mga maliliit na luwad na korting tao, iba't ibang likido at mga kandila. Meron pang botelyang may lamang samutsaring insekto. Walang idea si Ate Edna kung saan ito gagamitin ng kanyang ina. Gayunpaman, alam niya kung anong klaseng mga kagamitan yon. Mga gamit para sa kulam o sa barang. Nung una, kinilabutan si Ate Edna. Hindi niya kasi kayang pagmasdan ang kanyang mama na may ginagawang kung anong kabulastugan. Madalas niyang pinariringgan ang kanyang ina tungkol sa pagbabalik ng karma, pero animo ay wala man lamang daw itong napapansin o naiintindihan. Tila bingi si Aling Sonia at walang reaksyon sa kahit na anong sabihin ng kanyang mga anak. Makalipas lamang ang 3 linggo, ay mas lalong naging weirdo si Aling Sonia, Sir Seth. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang tawaging masokista, pero bigla niya kasing sinusundan si Mang Pedro saan man ito magpunta. Naroong nakakarating sila sa bahay na tinitirhan ng kabit nito, sa bahay ng kanilang mga biyanan at kuminsan, sa lumang bahay ng mag-anak nila, kung saan sila nagsimula bilang mag-asawa. Sina Mang Pedro naman at ang kabit niyang tawagin na lamang natin sa pangalang Janina, ay animo'y walang mga konsensyang nagagawa pang maglakad sa kalsada. Pinagmamalaki ang kung anong meron sila. Hindi man lamang nagigilty sa harap-harapang panloloko nila noon. Imbis na magtago sila at umiwas noon, para bang wala pang mga pakialam yung mga ito. Kung ano-ano pang pinagagawa kahit sa gitna ng daan. Nakakasura, malaswa. Takot nga pati mga durugista kay Mang Pedro. Ayon sa kanila, hindi nila kayang labanan ang kamandag nito. Wala silang kaalam-alam na may isang nilalang na abala sa pagtatago sa kadiliman, habang pilit silang minamatyagan. Kinakabisado ang kanilang lugar na madalas puntahan, at sinusundan sila saan man magpunta. Tila ba hinahanda nito ang mga bagay na alam niyang mapagtatagumpayan niya sa huli. Hilam sa luha ang mga mata ni Aling Sonia dahil sa labis na lungkot. Hindi niya alam kung bakit hindi man lamang siya magawang mahalin ng kanyang asawa. Napakaraming tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Pangit ba siya? Kamahal-mahal? Kapalit-palit? Lahat ng yun ay tinanong na niya, pero wala siyang nakuhang sagot. Ang kanyang asawa ay mas pinili pa ding manatili sa iba. Hindi ko naman alam na ang dating pagdadrama niya ay hahantong sa mas madugong tagpo na hindi ko akalaing magpapabago sa buhay ko. Isang gabi, inutusan ako ng aking mama na magtapon ng basura sa labas. Madilim na at wala nang napapagawi man lamang sa aming kalsada, kaya medyo takot ako habang naglalakad papuntang tambakan. Gusto kong umangal sa aking mama dahil alam nilang matatakutin ako. Tapos ay hinahayaan nila akong lumabas na mag-isa tuwing gabi. Tiyak ang aking mga hakbang at mabibilis yon. Kaya alam kong madali akong makakarating sa aking pupuntahan. Kailangan ko pa kasing ilabas lahat ng laman ng aming basuran. Hindi naman pwedeng iwanan ito doon dahil nakakasiguro akong nanakawin ito ng mga kapwa ko kapitbahay. O di kaya yung ibang mga kung sino-sinong dumadaan dyan. Uso pa naman yun sa lugar namin. Ultimo mga basurero nga, hindi na binabalik yon. Nilibot ko ang paligid. Kinabahan ako nang mapansing tahimik ng masyado ang dahan
at mukhang wala nang napapagawi doon para dumaan. Niwala man lamang tricycle o kahit yung nagtitinda ng balot na palaging dumadaan doon. Halos ihagis ko ang aking dalang basurahan sa tambakan nang makarating ako doon. Hindi na din ako halos tumitigil sa kakalakad hanggang sa magulat na lamang ako nang makita ang isang figura malapit sa bahay ni na Aling Sonia. Sinagihilahan ako ng takot pero hindi ko naman magawang tumakbo. Pakiramdam ko, may kung anong lihim akong matutuklasan kapag nagtagal pa ako doon. Nagkubli ako sa likuran ng mahahabang sako na may lamang basura at hinintay na makalagpas ang figura sa kanilang tahanan para lamang magulat ako nang makitang pumasok sa mismong bakuran ang taong aking namataan at lumibot sa likurang bahagi ng bahay ni na Aling Sonia. Mukhang hindi naman ito magnanakaw dahil nakikita ko ng malinaw ang kanyang mahabang bistidang abot hanggang sakong. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at kaagad na sinundan ng figura. Sa isipan ko ay wala naman sigurong masama kung hulihin ko ang taong ito na may kahinahinalang galaw. Siguradong matutuwa pa sa akin sina Aling Sonia at may pagmamalaki pa ako ng aking mga magulang. Walang ingay na sumunod ako sa dinaanan ng babae. Nahagip ko pa ang laylayan ng kanyang bistida na papasok sa likurang bahagi ng kusina. Ako man ay pagapang na lumapit doon sa kasumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. May nakasinding ilaw ng itim na kandila sa buong paligid ng kusina noon. Sa pinakagitna ng sahig ay may hugis triangulong simbolong nakasulat kung saan nakapaloob ito sa isang malaking bituin. Inaaninag ko ng mabuti ang aking nakita at napatutop ng aking bibig nang mapagtantong may nakaupo sa gilid ng bahagi at umuusal ng tila isang ritual. Si Aling Sonia. Mabilis ang bibig nitong nagsasalita sa wikang Latin. Sa bawat pagbigkas niya ng kataga sa kanyang bibig, ay isang hindi kanais-nais na ingay ang aking naririnig. Tila ba mga malalaking boses na naghahalakhakan at pumapailan lang sa paligid? May nagtatawag, may umaatungal, umuungol, humahagulgol. Bigla akong napatakip sa aking tenga. Hindi ko alam kung ano bang eksaktong ginagawa niya pero base sa nakikita ko, parang may kinalaman ito sa itim na mahika. Nakita kong dumampot siya ng isa sa mga manikang may litrato at pinagmasdan yung maigi. Hinaplos niya ang maliit nitong buhok na base sa forma ay isang replika ng tunay na tao. Ang kanyang walang emosyong titig ay napalitan ng panlilisik na may halong hinagpis. Pero maya-maya lang ay naglaho ito at walang ibang makikita sa kanyang mukha, kundi ang nakakarimarim ng ngising. Kahit sino ay hindi kayang harapin. Nagsimula siyang hilain ang manika na para bang iginagalaw ang kamay at braso nito. Habang ginagawa yon, nakangisi siya at matagumpay na naibaluktot ang katawan ng manika. Napatutop ako ng sarili kong bibig dahil sa aking nakita nun. Iba ang nasaksihan kong aura ni Aling Sonia ng gabing yon. Puno ng galit at walang balak magpatawad. Mahina akong huminga sa takot na baka mapansin ako ng ginang na minamatsyagan siya. Nakita ko kung paano siya dumampot ng punyal sa kahiniwa sa tiyan, ang manikang hawak niya.
Nilagyan niya ito na insektong galing naman sa isang botelya. Sa tingin ko ay isang tarantula. Ito ang ibinaon niya sa loob ng tiyan ng manikang hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Walang ano-ano ay may nahulog na kung anong bagay sa mesa na ikinatigil ng kanyang ginagawa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at mabilis pa sa alas 4 nilisan ng kanilang bakuran. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kapag pipikit ako ay muli kong nakikita sa diwa ko ang nakakahindik na itsura ni Aling Sonia. Habang ginagawa ang sa tingin ko, ay orihinal na gawain ng mangkukulam. Kinabukasan ay nagulantang ang lahat ng tao sa baryo namin. Kumalat ang balitang bigla na lamang naging malala ang kalagayan ng isa sa kababaryo naming si Nita. Gayong wala naman itong sakit. Habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan ng araw na yon, ay kabado akong napaosyoso sa kumpulan ng mga taong nakikibalita sa kung anuman ang kalagayan ng babae. Ayon sa narinig kong usapan, bigla na lamang umanong lumaki ang tiyan niya. Walang humpay siyang dumumi, pero hindi naman yung normal na dumi ang nailalabas niya. Nakakadiring alalahanin, pero mabaho at masangsang na malapot na dugo ang kanyang inilalabas nun. Wala ngang kahit sino sa amin na makapaniwala, pero kapag nakikita namin ang kanyang itsura, wala kaming ibang nagagawa kundi ang mapadasal na lamang sa Panginoon. Bakit hindi? Gawa ng sininita ang isa sa pinakamay magandang hubog ng katawan sa aming baryo. Marami siyang kasiping na lalaki dahil nagtatrabaho siya sa isang bar sa bayan. Higit sa lahat, hindi rin siya nakalagpas sa mapangakit ng ngiti at malamang bulsa ni Mang Pedro. Isa siya sa mga kinaiinisang babae ni Aling Sonia. Ayon kasi kay Mama, nagsumbong umano sa kanya si Aling Sonia na nakita na naman daw nito ang kanyang asawa at sininita na magkasama at may ginagawang hindi maganda. Ayon pa sa kapitbahay ng babae, baka daw nakuha ni Ninita ang kanyang sakit mula sa papalit-palit na pakikipagsiping sa lalaki. Gawin ba naman niya ito bilang pangunahing hanap buhay, di ba? Pero kung ako ang tatanungin, malakas ang loob kong sabihin na hindi ito kung anong sakit na nakuha niya sa mga kalalakian. Nasisiguro kong siya na ang pinagkakaabalahang kulamin ni Aling Sonia. Nakita ko kasi ang kanyang tiyan nang makiusap ang kanyang ina na pumunta sila ni Mama. Nakahiga si Ninita sa kwarto nito. Ungol lamang ng ungol nun. Para siyang buntis, pero alam naming hindi bata ang laman ng kanyang sinapupunan. Alam ito ng aking ina dahil isa siyang kumadrona. Alam niya ang sitwasyon ng isang buntis, lalo na kapag may nararamdaman ito sa kanyang katawan. Dagdag pa rito, nasaksiyan ko kung paano magluwal ng isang malaking tarantula na kasing sukat ng aking kamao sa kanyang puwerta si Ninita, nang akayin namin siya para magtungo sa banyo nun. Ilang oras pa lamang siyang nagtitiis, pero kailaki kaagad ng inihulog ng kanyang katawan. Nangangalumata ang kanyang mga mata at butot balat na lamang ang braso nito, binte at buong katawan. Namumutla din siya na para bang may sakit siyang leukemia. Kaagad kong sinabi kay Mama na kailangan na naming tumawag ng albularyo. Gusto ko mang ipaalam sa kanya na may kinalaman sa sakit ni Ninita si Aling Sonia. Natatakot ako na baka kami ang mapagbalingan at kulamin ng imoterang ginang. Tingin ko pa naman sa kanya ay tuluyan ng nabulag ng galit nun na kanyang nadarama dahil sa harap-harapang pagtataksil ni Mang Pedro sa kanya. Mabuti na lang,
Pumayag si Mama at kinausap ang nanay ni Ninita. Napilitang lumuwas ng bayan ang ama nito at pinunta ng isa sa mga kilalang albularyo na si Mang Arturo. Dahil hindi na kayang maglakad ni Ninita, nagdala ng damit niya ang kanyang ama at ito ang ipinatawas sa kilalang albularyo. Naiwan sila sa bahay at ako naman ang naatasang sumama kay Mang Temyong para ipatawas ang kanyang nakulam na anak. May kalayuan din ang bahay ng albularyo na si Mang Arturo. Gayunpaman, mabilis namin itong natuntun dahil walang hindi nakakakilala kay Mang Arturo. May nagsasabi na isa umanong mangkukulam ang matanda pero naikwento na ni Mama sa akin dati na hindi naman daw gumagamit ng itim na mahika ang matandang yon. Bali siya lang ang tagasupil ng mangkukulam. Ang tawag sa kanya, balisong, o siyang naggagawa ng rebueltang dikulam. Ibinabalik niya ang kulam na ginawad ng isang masamang nilalang sa sarili nito at sa mismong pamilya nito. 10 beses umano ang tindi ng epekto kapag naisagawa ang sumbalik o rebuelta palipad hangin. Sa katunayan yan, nalaman kagad ni Mang Arturo ang punot dulo ng pagkakasakit ni Ninita. Malalim ang pilat na iginawad niya at nang kaulayaw niyang si Mang Pedro sa taong gumawa nito, na sa pagkakaalam ko ay si Aling Sonia. Kaagad na isinagawa ang palipadhangin. Pinalabas ako ni Mang Arturo kaya hindi ko na alam kung ano pa ang iba nilang ginawa sa loob ng kwarto ng albularyo. Ang alam ko lang, binigyan ni Mang Arturo ng langis si Mang Temyong para siyang ipahid sa buong katawan ni Ninita. Ipaiinom din sa kanya ang iba nito at kapag gumaling ang babae sa awa ng Panginoon, ay kailangan niyang personal na dumalaw sa albularyo. Nagmamadali naman kaming nagtungo sa bahay ni Ninita at para maibigay ang langis na kailangan niyang inumin at ipahid sa kanyang katawan. Naabutan naming nag-iiyakan ang mga kaanak ni Ninita sa labas ng bahay noon. Maging si Mama ay napaiyak na rin lalo na't nasaksihan daw niya kung paano tila lobong pumutok ang tiyan ni Ninita. Naggalat ang nadurog nitong laman loob. Laman, sariwang dugo. Naggalat sa paligid kaya naging masangsang ang ihip ng hangin. Maging ang mga pulis at mga doktor sa ambulansyang dumating ay walang matinong paliwanag kung bakit at paano naging posible ang pangyayaring yon. Napayuko ako. Hindi na namin naabutang buhay si Ninita. Ganun pa man, ipinangako sa amin ni Mang Arturo na mababalikan ang sino mang kumulam sa babae. Lalo na't ayon sa kanya, ay gawain ng isang usikan o usikan ang maglagay ng insekto sa katawan ng kanyang biktima. Naging abala kami ni Mama ng mga sumunod na araw. Maliban kasi sa pagiging kumadrona, kasapi din siya ng simbahan at isa sa mga katikista ng aming parokya. Nang iburol si Ninita, gabi-gabi kaming nasa bahay nila para sa pagnonovina. Sinubukan pa niyang imbitahan si Aling Sonia pero hindi man lamang ito nakiramay kay Ninita. Ayon kay Mama, sumama umano ang loob niya sa ginawa ng kanyang tinuturing na kaibigan noon. At dahil dito, nagkaroon ako ng pagkakataong ikwento kay Mama ang aking nakita. Gulat at pagkahindik ang nakita kong rumihistro sa kanyang mukha. Nakasisiguro siya ngayon na totoo nga ang minsan nang ikinuwento sa kanya ni Ate Edna. Dahil dito, hinay-hinay nang iniwasan ni Mama si Aling Sonia. Natatakot siya na baka kami naman ang maapektuhan ng gagawin ni Aling Sonia at gamitan niya ng mahika para gantihan sa kahit na anong bagay na kinaiinisan niya. Nabalitaan na lamang namin na biglang humingi ng tawad si Mang Pedro sa kanya
at humiling na makipagbalikan. Kagaya ng inaasahan, muli nga nilang binuo ang kanilang pamilya at namuhay ng tila babagong kasal. Gayunpaman, ang kasalanan ay talagang kasalanan. Sinadya man o hindi, kapag panahon o pagkakataon na ang maniningil, ay kailangan itong pagbayaran. Pagkalibing namin kay Ninita, dumalaw si Mang Arturo at may pahabol na inilagay sa puntod ng Yumao. Ayon dito, araw lamang umano ang lilipas at isang trahedya ang mangyayari na hindi aakalain ng lahat. Kinabahan ako sa isiping baka may kukulamin na naman si Aling Sonia. Pero nasagot ang mga katanungan sa isipan ko nang kumalat sa buong barangay ang kahindik-hindik na kamatayan ng ginang. Lahat kami ay nagulat at hindi nakapagsalita. Umiiyak at halos mawala sa sariling katinuan si Mang Pedro dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Aniya, bigla umanong nawala sa sariling katinuan ng kanyang asawa noon. Kumuha si Aling Sonia ng patalim at sinaksak ang sarili. Saka hinugot ang sariling bituka at ipinasak sa sarili nitong bibig. Ang buong akala ni Mang Pedro ay nagugutom lamang ang kanyang asawa dahil hindi ito naghapunan ng gabing yon. Nagpaalam pang araw si Aling Sonia na bababa at pupunta lamang sa kusina. Pero hindi na bumalik. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang puntahan sa baba ang kanyang asawa noon. At naabutan nga niya ito sa kahindik-hindik na sitwasyon. Imbis na umatungal sa sakit ay humalakak pa si Aling Sonia. Saka sinaksak ng mariin ang sarili. Nang mapansin ni Mang Pedro na hinugot na nito ang huling hininga, saka pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumalahaw at hindi na gumalaw pa. Tanda na namatay itong wala man lang natanggap na pagmamahal mula sa kanyang asawa. Saka pa lamang nagising si Mang Pedro sa ginawa niyang kasalanan. Hindi niya akalaing winasak niya ang buong pagkatao ng kanyang asawa. Na noong una ay wala namang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya. Gaano man kaming naawa sa kanya, wala pa rin itong halaga. Pinagbayaran na ni Aling Sonia ang kanyang kasalanan. Samantalang kung gaano kasaya si Mang Pedro noong araw ay gayon din kasaklap ang pagbabayad niya ng kanyang sariling kasalanan at pagharap sa konsekwensa ng pagiging isa niyang taksil. Sa ngayon, naririto pa rin naman si Mang Pedro sa baryo namin. Matanda na siya, namumuhay na lamang mag-isa. Ang huling balita ko ay nagsipag-abroad na ang kanyang tatlong anak at pinadadalhan na lamang siya ng pera para sa kanyang pagkain, gamot at ano pang pangangailangan. Alam kong malaki ang panghihinayang niya sa mundo. Ganun naman talaga, diba? Sadyang nasa huli ang pagsisisi. Ang tanging magagawa natin kung nagkasala man tayo ay manatiling mapagkumbaba at tanggapin ang ating mali. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad. At higit sa lahat, huwag na nating dagdagan pa ng isang mali ang ating pagkakamali. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y kapulutan natin ang aral itong aking kwentong isinalaysay. Mabuhay at more power sa channel mo. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. So madako naman tayo sa shoutout request. Kagaya ng sinabi ko, almost 2 weeks po ako mawawala simula Monday. Sa mga magpapa-shoutout, lalong-lalo ng mga
member ko sa YouTube channel natin, wala po muna tayong shoutout. Babalik yung shoutout request natin mga around April 14. Magbabakasyon lang. Uwi lang ang probinsya. Ayun. Madako naman tayo sa shoutout request. Salamat sa bago Chistisera. Salamat po sa bagong member natin. Happy 6th month Christine Gapi. Happy 13th Rort Alon Sagay. Happy 15th Pudangshi TV. Happy 18th Maria Andrea Luz Tubianosa. And happy 29th Anya. Sa mga nag-message naman, sir, pa-shoutout po sa Family Fentes and the Assis. 2 years na po kami nakikinig sa'yo. More stories po sana and God bless you always from Maria Cristina D. Fuentes. Next is, sir, pa-shoutout po ako. Nakakabilib po talaga yung boses nyo. Natatapos na lang mga gawain ko habang nakikinig ng mga latest mong record from Joseph Comedia. Thank you. Maingat daw, sir, at pa-shoutout po sa Tolero family of Ormoc City, pati po sa tropang bodyguard kong aswang. Feel kong malapit lang kayo dito sa amin. Sana po ay magamot ako ni Lindon. Enjoy po sa bakasyon from Lea Mejia. Pa-shoutout na din yung anak kong 3 years old at yung kaedad niya na 3, niyang pinsan. Sa ulo po nila yung intro mo with tawa pa po yun kahit hindi tuwid ang salita. Sinasabayan po nila kapag makikinig ako from Jonaline de la Vega. Ako, hindi nasabi ni mami yung pangalan. Sir, shoutout mo naman ako, ilang taon na akong kinikilig sa boses mo. From Momon de Los Angeles. Thank you, sir. Ayun mga kagili, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.